Congressman Sandro Marcos hindi nakapagpigil sa sarili matapos siyang pinagtulungan ng mga dilawan. Sandro, nainis. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Usap-usapan ngayon sa social media ang pahayag ni Congressman Sandro Marcos tungkol sa peso kung saan ay bumaba ang halaga nito laban sa US dollar. Kaya't pinagtawanan siya at pinagkaisahan ng mga Kakampinks sa naturang statement ng anak ni Pangulong Marcos na si Congressman Sandro Marcos. At ginawa nila ito ng ibang interpretasyon at tila ginawa pinlang tanga ang congressman. Marami rin ang sumali sa pagkritiko kay Sandro, pati ng isang talunang tumakbo na pagka-presidente noong eleksyon na si Ping Lacson na nagpatama rin kay Sandro Marcos. At may isang Kakampink na nag-react rito at sinabi pang hindi matalino si Congressman Sandro Marcos. Ayon pa sa kanya, Sandro Marcos is not dumb because he is dumb. He is dumb because he is not smart. Seriously, the peso is weak because the economy it represents is weak. And BBM, our weak leader, as Duterte coined, is only partying and not doing anything to shore it up. The dollar is strong because the American economy it represents is getting stronger through central bank interventions and Biden's presidency and policies post-pandemic. But again, what do I know? I'm not an economist. And clearly, so is Sandro. Haha. Hashtag weak economy. Hashtag weak leadership. So, masyado ng kalat na kalat ngayon at saka masyado ng pinag-chismisan ng mga hindi masyadong literarily sophisticated people yung statement ni Congressman Sandro Marcos regarding the current price value of the peso to the dollar. Diba? Marami na nagsalita about it. Actually, marami ng mga economists and business tycoons and people in finance, both local and global, na nagsalita na on this. Filipinos who know more, who know better than yung mga chismoso at chismosa on social media have already commented. Kasi ang daming nagsasabi na bumabagsak ang peso, which is true. Compared to the dollar, bumaba ang peso, tumaas ang value ng dollar. Okay, notice ha, kinorekt ko yung sarili ko. Ang sinabi ko is tumaas, lumakas. May difference po yan. In literature, in language, for those who are better educated, yung mas maraming napag-aralan, lalo na yung nakapag-aral ng higher level English. Yun yung challenge natin today. Which is also siguro a problem with communication doon sa nangyari kay Congressman Sandro. Okay, para lang klaro, let us refresh our memories kung ano yung pinag-uusapan natin. Congressman Sandro was quoted as saying, taga lang, basahin ko para mas eksakto yung sinabi niya. Ay, hindi pala, nandiyan sa kabilang phone ko pala, the one I'm using right now to do this video. He was quoted as saying, I'm more or less paraphrasing here, pero the keywords are more or less the same. Ang sinabi niya is, The peso is not weak because the peso is weak. Yan, tama, di ba? Yung quotation na pinag-uulit-ulit ng mga tao at pinagtatawanan ng mga Kakampinks, and I am sure, at this point, some Kakampures and Kakamputla. Pinagtatawanan na rin yan. Ang pinag-uusapan natin is yung pagkakasabi niya ng the peso is not weak because the peso is weak. Okay. Para sa atin, buhay na buhay pa ang comedy na mga nangyari during campaign
recent trend, in recent news, and even older than that regarding a presidential candidate by the name of Lenny Robredo na mahilig mag-ulit-ulit ng mga salita, di ba? Pare-pareho lang naman sinasabi, pero parang ang dating sa akin, opinion ko lang to, syempre, baka naman mali ako, di ba? Ang dating parang nawala yung train of thought or nawala na ng synonym or another word na magagamit, so inulit-ulit na lang. Hindi po ba? Ganun yung dating, no, kay Lenny. Kaya marami sa inyo, marami sa atin, ang natatawa pag pinapakinggan ang mga sinasabi niya. Ngayon, ginagamit itong same line of reasoning against Congressman Sandro when he said, the peso is not weak because the peso is weak. Hihimayin natin yan. From a literary point of view, para sa hindi may kilala sa akin, I have been teaching and I am still a higher level English literature examiner. Grade 12, for an international organization, educational education, based in Geneva, Switzerland. So, himayin natin. Ang problema po kasi dito is, inaatake ang word choice at the same time, yung message at the same time, yung fact that Congressman Sandro Marcos, hindi magpagkakaila, is a graduate. He is in possession of a master's degree from the London School of Economics. That is one of the top schools of economics around the world. Ivy League school po yan when it comes to economics. Hindi yan parang UP Diliman lang. Not to say that UP Diliman is not a good school in the Philippines, ha? In the Philippines. But the London School of Economics is a, kumbaga, global superpower in education when it comes to the field of economics. And Congressman Sandro Marcos graduated from that school with a master's degree. Okay. So yun yung premise niyan. Kung kine-question natin ang pagkakaintindi niya ng education, ng economics, global economics, sana naman mahiya tayo, hindi po ba? Lalo na yung mga maiingay lang on social media na hindi naman economist. Sige, pagbigyan natin yung mga ekonomista, walang problema. That is your field of practice and your livelihood, and maybe at least a field, your field of study when you were in school. Sige, di magsalita kayo. Magsalita kayo, kalabanin ninyo ang educational attainment ng isang graduate from one of the top Ivy League schools in economics around the world. Question. Bumababa ang peso compared to the dollar? Kasi yun yung sinabi dun sa statement na yun, diba? Ulitin natin yung statement. The peso is not weak because the peso is weak. So ang premise niyan, mababa ang value ng peso compared to the dollar. May mali ba doon? Sa sinabi ni Sandro, Congressman Sandro? The answer is no. Bumaba ang presyo, ang exchange rate ng peso to the dollar. Bumaba ang exchange rate natin. Tumaas ang halaga ng dollar, bumaba ang halaga ng peso sa exchange rate. Notice I am being very specific and particular sa mga ginagamit kong terminologies. Dahil dito na natin hihimayin ang pagkakamali ng pagkakaunawa ng mga kakampinks, kakampures at kakamputla na umaatake sa statement na ni Congressman Sandro Marcos that the peso is not weak because the peso is weak. Tama na sinabi niya, the peso is weak. Either yung first, yung predicate or yung subject niya na or yung independent clause na ginamit niya. Or whether yung independent clause or independent clause, parehong tama ang sinabi niya. Dahil by comparison, bumaba ang exchange rate ng peso to the dollar. So tama, di ba? So walang problema doon. Question. Ang pinagtatawanan nila is yung paulit-ulit na parang pare-pareho lang sinasabi mo, walang sense, nakakatawa. Here na tayo nagkakaroon ng problema. Ako,
whose livelihood revolves around literature and the analysis of literary terminologies and figures of speech and literary tropes. Ito na po ang problema dyan. Bago ko po ituloy, may I request everyone to please thank, first may I greet everyone who is here ngayong tanghali. I know that most of you are working, the ones who are in the Philippines, it's your lunch break. Thank you for taking the time to watch me. For those of you, karamihan din naman, half siguro ng mga followers ko, are nanonood sa akin or abroad, whether it is breakfast, lunch, or dinner sa inyo, magandang gabi po, magandang tanghali po, at magandang umaga po sa inyo. Thank you for being with me now. I appreciate your presence. And please share this video and send stars. Okay, tuloy na natin. Antanaklasis. Antanaklasis. Ulitin ko po, ha? Antanaklasis. Antanaklasis. Third time, uulitin ko po. Antanaklasis. Antanaklasis. Bakit ko po pinaulit-ulit yung salitang antanaklasis? As a teacher of higher level English literature in an international school and an examiner for another international educational organization, normal po naming tinuturo, or ako in my case, ginagawang chine-check in an exam yan. Lumalabas po yung term na yan. And what does that term mean? Antanaklasis or antanaklasis. Ano pong ibig sabihin yan? Isa po yung figure of speech or literary trope na inuulit-ulit ang salita pero nagkakaiba ang pagkakagamit nito. It is a kind of pun or witticism. But generally, it is a figure of speech under the umbrella of repetition. Sa video na inyong napanood, kababayan, ano ang inyong reaksyon at komento ukol rito? Mag-comment lang po kayo sa comment section at huwag rin kalimutan mag-subscribe para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Thank you and God bless!